Sa ating nakaraang motorcycle adventure ay binisita natin ang ilang probinsya sa isla ng Visayas. Nilakbay din natin ang ilang probinsya sa rehiyon ng Bicol sa South Luzon. Kaya sa ating panibagong motorcycle adventure, bahagi naman ng North Luzon ang ating lilibutin. Magsimula tayo sa rehiyon ng Cagayan Valley. Mula Nueva Vizcaya ay magmomotor tayo hanggang marating natin ang Planas Ramon Isabela. Mga rolling hills ng Planas, tapos may ilog, may mga maisan. Grabe. Paraiso. Kaya tara, sama ka sa biyaya ni Unico. Yon, welcome po ulit sa ating panibagong motorcycle adventure. At ngayon po, ayan, dito na tayo sa Jadi Nueva Vizcaya. At napunta na po tayo ngayon sa probinsya ng Isabela upang puntahan ang Planas sa bayan po ng Ramon. Nagmula po tayo sa Bulacan. Umalis po tayo ng 2 a.m. at matinding ulan po yung ating na-experience. At yun, nakakapagtaka na pagdating natin dito sa Nueva Vizcaya, eh talaga namang napakaganda ng panahon dito. Maliwalas ang kapaligiran. At kung makikita nyo yung kalsada na dinadaanan natin, walang bahid ng pag-ulan. At tingnan nyo naman kung gaano kagaganda yung mga bundok na dinadaanan natin, no? Habang binabaybay natin itong bayan po ng Jadi dito sa Nueva Vizcaya, napansin ko lang yung bukal na tubig na patuloy po na dumadaloy sa mga gripo na ginawa nila dito. Yan. Ang dami. Sunod-sunod yung mga gripo na ginawa nila dito, nilagyan ng hose. Tapos yung mga truck, pwede silang maglinis dito. Sagana sa tubig dito sa probinsya ng Nueva Vizcaya, dito po sa bayan ng Jadi. Yan o, kung makikita ninyo yung mga truck, nililinis nila dito sa gilid ng kalsada. Tanong natin kung magkano yung bayad kapag gagamitin yung tubig dito. Ayan. Ate, magkano po yung bayad sa ganito? Yan na lang po kay 20. 20 pesos po. So yun, 20 pesos pala yung bayad kapag gusto ninyong gamitin yung hose na ginawa nila na patuloy nga po yung pagdaloy ng bukal na tubig. So kung gusto ninyong maglinis ng motor, ng sasakyan o truck, yan, pwede kayong huminto dito sa gilid ng kalsada. At syempre, kasama pa din natin ang ating kaibigan sa ating gagawin na motorcycle adventure. Papunta po ng Isabela. Yan, si Kapo. Hello po! Welcome sa ating panibagong vlog. Alright. So Kapo, ilang oras po yung biyahe natin sa Google Map mula rito sa Nueva Vizcaya hanggang Isabela? So mga ano pa, mayigit kumulang isa't kalating oras yung biyahe natin. Mag-ingat ka Kapo dahil kakaiba yung kurbada dito sa unahan. Oo no, kakaiba din yung mga tulis o talas ng mga kurbadaan dito sa parte ng Jadi, Nueva Vizcaya. Kaya sa mga motorista, sa mga riders na mapupunta rito, mag-ingat po tayo. Yan o. May nakahintong sasakyan dito. Napansin ko nga kanina, nung pasalubong tayo, yung mga malalaking truck, talaga nagdadahan-dahan dahil matatarik yung mga kurbadaan dito. Oo, sa sobrang bibigat ng mga dala ng mga truck na dumadaan dito, halos hindi na sila makaahon dahil nga sa matatarik na kurbada dito sa Jadi.
Grabe yung mga kabunduan na makikita nyo dito. Ganda ditong spot na dinadaanan natin, oh. Kakaiba yung itsura ng mga kabunduan dito na makikita nyo sa Nueva Vizcaya. Teka, may nakikita akong daan dito. Naisip mo ba? Naisip ko, kapo. Pasukin natin. Tara. Yan, kapo, may maliit na kalsada. Baba tayo. Oo, oh, tignan natin. Ang ganda, eh. Wow! Paraiso! Ang ganda, kapo! Grabe yung dating ng mga kabunduan na makikita mo rito, kapo, diba? Tapos tingnan mo yung mga nagtatanim, no? Yung mga palayan, tapos yung mga rolling hills. Tapos yung pagiging simple ng lugar. Ramdam na ramdam mo yung probinsya. Oo, ang ganda ng lugar na to, ha. Malawak na kabukiran, nakapalibot yung mga rolling hills na makikita nyo rito. At ganyan yung mga klase ng bundok na pupuntahan natin sa Isabela. So dito pa lang sa Nueva Vizcaya, eh nakikita na natin yung mala New Zealand na ganda ng mga kabundukan dito. Subukan nating makalapit pa doon sa mga rolling hills na nakikita natin. Woo! Wow! Ay, napakaganda. Fresh na fresh yung lugar na to dito. Ah, meron ding mga taniman ng mais dito. Okay, labas na tayo. Tuloy na natin yung biyahe natin papuntang Isabela. Sobrang nag-enjoy kami sa ganda ng tanawin dito sa Nueva Vizcaya. Wow. Meron tayong dadaanan tuloy dito, oh. Ganda rin. Nakapaikot din yung mga rolling hills. Okay, papasok na tayo sa probinsya ng Isabela. Ayan yung signage nila dito, welcome to Isabela province. Okay, so mga ilang oras na lang, siguro less than 1 hour ay mararating na natin yung Ramon Isabela sa Planas. Welcome to Isabela. Tapos doon sa bundok may nakasulat na Isabela, thy will be done. So andito na tayo sa bayan naman ng Cordon, Isabela. Lupit din ang tanawin dito. Kapo, kakaliwa tayo dyan sa may bypass, ha? Okay, sige. Okay, dito na tayo sa bypass. Ang lapad ng kalsada rito, kapo. Ang ganda, oh. Basta nga ng mga palayan dito, luntian ang kulay. Oo, berdeng-berde yung malawak na palayan na dadaanan nyo dito.
Welcome Barangay Bugalon Norte, Ramon Isabela. Okay. So pag nakita niyo yung kanto na yon, pasok kayo dito para mapuntahan niyo din yung Planas Ramon Isabela. So may mga signage naman pala dito na susundan natin para matunto natin yung pinaka Planas. At mula dito sa kalsada, tanaw na yung Planas na pupuntahan natin. Yung mga nagagandahan ng mga kabundukan doon, oh. Luntian, naluntian ang lugar na to. Puro berde yung makikita mo rito. Mabuhay, Barangay San Miguel. Okay, dito na tayo sa Barangay San Miguel, Ramon Isabela. This way to sanitary landfill. Ayan, right turn tayo. Wow, napakaganda naman. Kung sa Bohol, meron tayong tinatawag na chocolate hills. Dito parang may kukumpara naman natin na Toblerone. Yung itsura ng mga kabunduan, naghahalo yung kulay brown at kulay green na kulay. Wow! Habang papalapit tayo ng papalapit sa Planas, mas lalo nating nakikita yung ganda nito. Samahan mo pa ng kombinasyon ng malawak na palayan dito. Nakakaakit yung ganda ng lugar na to. Yung mga ganitong tanawin na parang painting na nakikita natin sa magazine, yan yung mga ganda ng lugar sa ibang bansa, hindi rin papatalo ang Pilipinas. At dito po sa probinsya ng Isabela, dito po sa bayan ng Ramon, kakaiba ang ganda nitong Planas na to. Andito pa lang tayo sa kalsada, papunta pa lang tayo sa bundukan na to. Kaya talaga namang mapapahinto ka na at magmamasdan mo talaga yung bundok na to. This way to sanitary landfill. Tayo sa kanan. Ayan, meron mga off-road din tayong dadaanan dito. Ayan, dito naman, simentado na. Ang daming baka dito sa gilid lang, oh. Tapos nangunguha sila ng isda. Ito yung ilog na nagkukonekta sa Magat Dam. At yung Magat Dam, siya yung nagsusupply ng tubig dito sa Cagayan Valley. Isa sa probinsya na sinusupplyan niya, itong probinsya ng Isabela, probinsya ng Quirino, at ilang bayan daw ng probinsya ng Ifugao. Yan, sa parte ng Cordillera. Ayon doon sa nakausap natin na lokal dito. May mga kambing din doon, oh. Probinsya-probinsya yung lugar na to. Wow,
Sulit na sulit yung biyahe natin na napakalayo kapag kaganito yung tanawin na nakikita natin. Mga rolling hills ng planas, tapos may ilog, may mga maisan. Grabe. Paraiso. Lapitan pa natin itong planas. May nakikita ko dito na uka sa kabundukan. Tingnan natin kung hanggang saan tayo pwedeng lumapit. Ito lang yung nakakalungkot dito. Sa kabila ng napakagandang lugar ay tambakan pala ito ng basura. So narating na nga po natin yung pinakadulo nitong planas dito po sa bayan ng Ramon, dito po sa lalawigan ng Isabela. At kung gaano po tayo naging masaya habang tayo po ay papunta rito, kung pagmamasdan po natin sa malayo ay talaga naman pong kaakit-akit itong lugar na ito. Ay talaga naman po tayo nalungkot nung nakita natin itong lugar, itong pinakadulo, dahil ito po pala ay nagsisilbi talagang isang sanitary landfill. So ito pong mga basura na nakikita natin, ito po siguro yung mga basura ng bawat barangay dito sa bayan ng Ramon Isabela. Sa kabila po ng napakagandang tanawin na may tuturing nga po natin na paraiso, ay ganito po pala ang kalagayan. Parang napakaraming lugar dito sa Isabela na pwede nilang itapon yung mga basura. Pero bakit dito sa lugar na to? Yan po yung malaking tanong. Pasintabi po sa mga namumuno dito sa Isabela. At yun, ito po ay sariling opinion ko lang. Dahil nga po, nanghihinayang ako sa napakagandang tanawin na meron kayo dito. Na pwedeng magsilbing isang sikat at kilalang tourist spot dito po sa inyong lalawigan. At kita-kits po tayo sa ating susunod na motorcycle adventure. At marami pa po tayong pupuntahan dito po sa North Luzon. Abangan nyo po yan. Cordillera, pupuntahan natin yan. Kaya po lang inatandaan, keep safe, ride safe. God bless. Bye-bye. Yahoo! Yeah, boy! Alright. Thank you and God bless.